Virgo, welcome, welcome, and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for Virgo. Ano yung mensahe sa'yo? Give me the message for Virgo. Ten of Swords, reverse. So, nakikitaan ko dito yung recover, okay? Handa ka na sa bagong simula. Handa ka na sa bagong yugto ng life mo, no? Kumbaga, nakikita mo na dito yung light, okay? So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, nakita mo yung totoo, okay? Meron ditong binetray, meron sinaktan, niloko, okay? Pero nakita mo yung totoo sa tao na to. Kaya nakikita ko dito, let go mo to and let God. Ito na yung nakikita ko. Natutunan mong pakawalan to. Okay? So, nakikita ko dito yung new beginning para sa'yo. Yung pagsikat ng araw sa'yo. Okay? Meron ka ng mga tinapos dito. Ito na yung nakikita ko. Ginising ka dito. Okay? Nagkaroon ka ng kaliwanagan dito. Nakita mo kung sino yung mga totoo o hindi sa'yo. So, nakikita ko rin dito, meron ditong temporary situation na nangyari, no? Yung problema na nangyari sa'yo, temporary lamang yan. Kasi may pag-gising eh. Meron ditong transformation na nangyari, naganap sa'yo. Kasi nabangon mo yung sarili mo dito, okay? So, nakikita ko dito yung pagiging mo matatag, malakas ang loob. So, andun yung determination mo na ma-receive yung mga gusto mo. May mga pinaplano ka, okay? Handa ka. Yung mga pagsubok na to, nakikita ko dito na ito yung nagpabago sa'yo. Nagpabago sa mindset mo. Okay? Nagkaroon ka ng bagong kaisipan, bagong pananaw. Kung bakit hinuhubog ka dito, okay? Nag-grow ka, nag-matured ka, nagiging matalino sa bawat desisyong ginagawa mo. Ayun, ito na yung nakikita ko sa'yo. So, nakikita ko dito, no? Meron kang mga inalisan. So, yung iba sa inyo, nakikita ko dito, unti-unting nakabangon, unti-unting nakaahon, okay? Sa kahirapan. So, nakikita ko dito, patungo ka sa tagumpay, okay? Nagsusumikap ka, ito na nakikita ko, unti-unti mo nang nalalasap yung fruit of labor, yung pinaghirapan mo sa mga nakaraan. Kumbaga, unti-unti mo nang nababago yung buhay mo, okay? Pwede na nagkakaroon ka dito ng blessing, okay? Meron ditong biyaya, blessing, abundance na nangyayari sa'yo. Lalo-lalo na pagdating sa kaperahan. So, nakikitaan ko dito yung malaking... Woo! Nagiging ka din dito. Attractive, ano? So, nakikitaan ko dito na... Nagiging kang maayos, na-attract... Na yung ba't yung malakas yung appeal mo, malakas yung karisma mo. Maraming na-attract sa'yo. So, nakikitaan ko dito na ginagamit mo yung intuition mo, ano? So, nakikitaan ko dito na... Nasa iyo yung light, nagsishine ka dito. Merong year of the tiger, ay, year of the dragon, okay? Year of the horse, ooh. So, nakikita ko rin dito, no? Umalis ka dito ng buong tapang, ano? Meron kang inalisan dito. Tinula kang i-let go yung mga dapat nang i-let go, okay? Ito na nakikita ko. So, nakikita ko dito, tinuruan mo yung sarili mo na yung mga problemang mahirap ayusin, ay pakawala na. Okay? So, umahon ka or natuto ka. Okay? Naalisan yung mga masasakit na sitwasyon. Give me the message. So, nakikitaan ko dito na ikaw ay great manifestation or nag-great. Yung tipo na ikaw ay magaling mag-manifest, ano? Yung tipo na nakukuha mo yung gusto mo. Napapasa kamay mo. So, meron kang hinihiling na nagiging matagumpay. Or pwede rin meron kang ginagawa na kung saan, no, nakikita mo yung resulta. So, meron itong pag-aani, nagiging maayos, nagiging matagumpay sa sitwasyon na kinakaharap niya dito. Patuloy ito, ito rin nakita ko, no, meron kang willpower na gawin to, mga bagay na gusto mo. Malaya ka na, okay? Ito rin nakita ko, kalayaan mo. So, meron ito na year of the dog, year of the horse, year of the dragon. So, nakikitaan ko dito yung abundance na naghihintay sa'yo. Ooh, Nine of Cups and Knight of Wands.
So, nakikita ko rin dito, no? Meron ditong patungo sa'yo. Meron ditong tapat na tao na tutungo sa'yo, okay? Patas to, or pwede rin meron ka na nakakausap na Aries, Leo, Sagittarius, or Scorpio, Cancer, and Pisces. Biglaan to, unexpected, hindi mo ito inaasahan. Patas tong tao nito, stable yung nararamdaman ng tao nito, okay? Once na nagmahal ay totoo. Malakas din ang karisma ng tao nito, no? Pwedeng matra ka dito. Siya yung tipo ng tao na action kung action. Okay? Wala tong pinalalampas na sitwasyon. Kaya lang, itong tao nito, pwede rin tong... Alam mo yung tipo na depende sa'yo kung magtatagal to. Okay? Depende sa sitwasyon nyo. Kasi nasa Knight of Wands pa lang siya. So, pwede itong maging King of Wands kung gugustuhin ng tao nito, no? Depende sa'yo kung paano mo tatratuhin tong tao nito para magseryoso, okay? Pero yung nakikita ko dito, stable yung nararamdaman nito. Ito rin nakikita ko, no? So, tingnan pa natin dito sa card na to. Ano pa yung mensahe dito? Moment. So, nakikita ko dito, no? Meron ditong special na tao na parating, okay? Kumbaga, magbibigay ito ng saya sa'yo, okay? Magbibigay siya ng saya sa'yo. Ito yung nakikita ko. Pwedeng iniintay ka na nito. Oh, true love. So, true love. So, nakikita ko dito, meron ditong biglaan. Kung makikita mo, no? Itong puno. Kumbaga, nakikita ko dito na matayog na dito, no? Ito yung moment na magiging masaya ka dito, okay? Yung bang tipo na yung hindi mo ito in-expect pero dumating to. Ganun yung energy, no? Hindi mo siya in-expect pero dumating to ng biglaan sa buhay mo, okay? Pwedeng dumating to nung time na meron kang mga kinakaharap na problema sa buhay mo. Ito lang nakikita ko. Iniintay ka nito. Test. Sinubo kayo dito. Ito rin nakikita ko, no? Pwedeng sinubo kayo dito or pwedeng susubukin tong relasyon na to, okay? Kung gaano talaga katatag yung panghahawakan nyo dito. Kasi may true love, oh. So, nakikita ko dito na susubukan kung saan ka matatag at kung saan ka mahina dito, okay? Kung gaano kayo magiging matibay sa bawat isa. Give me the message. Oh, mayroon time. So, meron itong oras. Okay? Merong oras na naghihintay dito. So, kung ikaw ay nakaranas, kasi feeling ko iba sa'yo nakaranas dito ng kapighatian. Pero, ganun pa man, ano, let time forget those scars. So, hayaan mo yung oras na makalimutan yung peklat, ano, yung peklat na naiwan. So, nakikita mo dito, may pagsubok na mangyayari, pero ganun pa man, true love to para sa'yo. So, ikaw yung tatanungin dito kung kailan mo ito papapasukin sa buhay mo. Okay? Kumbaga, nakikita ko dito na darating to yung heal na heal ka na. Okay? Yung naghilom na ng lubusan yung scars mo. Okay? Ayan, pasensya na. So, meron ka ditong soul. Oo. Your soul is preparing to reestablish trust in the process. So, nakita ko dito, no? Yung soul mo dito, nasaktan ka eh. Nagkaroon ka ng scars. So, binibigyan ka ng oras or pinagpiprepare ka dito na ibalik mo muli yung sarili mo. Okay? Nasa process to or magtiwala ka sa process. Meron itong rekindle. Every relationship has those magical moments that can rekindle. So, bawat relasyon, no, may magical moment. So, nakikita ko dito, pwede rin past person mo to, okay? Pwede rin biglaan kayo magkita, yung iba sa inyo. Ito na yung nafe-feel ko. Yung iba sa inyo, meron dito biglaan pagkikita. Pwede rin kilala mo na rin itong soulmate mo. Pwede rin sabihin, ini-ignore mo lang to, okay? Ito na yung nakikita ko. Give me the message, yun ang pinisahe. So, indication, watch for sign that lead you
to true love. So, may misahe dito, no? Merong mga sinyalis, may mga sign, okay? Na magdadala sa'yo sa true love. Kasi meron kang true love dito eh. Allure. Consider this situation carefully. So, kailangan mo dito maging maingat ano sa sitwasyon na to. Okay? Ito lang yung nakikita ko, no? So, tingnan natin dito, no? Kung ano pa yung mensahe. Tingnan ko dito eh, kung ano yung life purpose mo. Kasi napikil ko dito na meron mga sign. Ano yung life purpose mo? Energy healing. Yung iba sa inyo may kakayang mag-heal or pwede rin sabihin may ganun kang ability ano na hilumin yung mga pain na naramdaman mo or pwede rin sabihin spiritual ka. Yung iba sa inyo, no? Open yung crown chakra mo, aware ka sa mga ganito, okay? Sa mga nararamdaman mo. Kapag ikaw ay nasasaktan na, kaya mong hilumin, okay? Marami kang karunungan. Give me the message. Nutrition. So, nakikita ko dito yung iba sa inyo, yung life purpose niya. Merong pagka-healing energy or merong kang kakayahan na i-heal mong isang tao through energy, okay? Ba't tipo na yung i-feel mo lang or ipag-pray mo lang yung taon? Kaya mo siyang pagalingin, okay? Meron kang ganong gift. Yung iba naman sa inyo, yung healing naman na gift sa'yo ay yung tipo na yung mga herbal, okay? Or pwede rin sabihin, mahili ka sa pananaliksik ng mga herbal or mga halamang gamot na kung saan ano. Ito yung ginagawa mo, okay? Once na meron kang nararamdaman, meron kang ginagawa through herbal, mga ganyan. So, hindi ka mahilig uminom ng gamot. Mas gusto mo yung herbal, natural. Natural remedy, okay? Children, yung iba sa inyo mahilig sa bata or pwede rin lapitin ka ng mga bata, okay? Yung ba't ipong magaan sa yung magaan ang loob sa yun ng mga bata, okay? Mapapansin mo naman yun, ano? Kung halimbawa, pumunta kasi sa bahay na mayroong bata, lalapitan ka, magaan ang loob sa'yo, okay? Kaya mong makiplay sa kanila. And, kaya mong makipagsabay, makipaglaro, ano? Ito na yung nakikita ko, meron kang ganong kakayahan, involved ka para matulungan ng mga bata or magturo, ano? Or pwede rin sabihin na i-guide yung bata. Ito na yung nakikita ko, merong guidance, okay? Mabuti kang tao, ayan. Sensitivity. Meron kang pagka-sensitive, ano? Or pwede rin sabihin sensitive ka sa mga energy. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Yung iba sa inyo may ginagamit na clear quartz. Okay? Pwede rin minum mo kahit dito, ano? Gumamit ng clear quartz. So, nakikitaan ko dito na ikaw, meron kang alam si spiritual. Ito lang yung nafe-feel ko sa'yo, ano? Malakas yung intuition mo, malakas yung sense mo, okay? Nafe-feel mo yung energy ng tao, pwede rin marunong kang bumasa, ano? Yung iba sa inyo, nakikita ko dito, may kaalam ka din sa tarot, okay? May idea ka sa ganito. Or pwede rin sabihin, marunong ka talaga, okay? Ito rin nafe-feel ko sa'yo, ayun. Give me the message. Feeling fear is a call for love. Yung bang takot, ito yung nagpapahiwatig na tinatawag ka sa pag-ibig. Ano? Kasi once na love na pala yung parating, may takot kang nararamdaman or pwedeng ito na yung sign, okay, ng true love mo. Yung tipo na takot ka ng magmahal, pero siya na pala, okay? Give me the message. Pwedeng ito yung sign. Takot ka magmahal. So, meron ito, your mind is an altar to source energy. Kumbaga na yung isip mo, siya yung source ng energy, okay? Kumbaga dito nagmumula kung ano yung malilikha mo, okay? Once na meron kang sinet sa kaisipan mo, positive, ito yung makikreate mo. Pero once na negative, ito din yung epekto para sa'yo. So, may na maging aware ka sa mga iniisip mo, sa mga sasabihin mo, no?
Kasi yung isip mo dito ay active, okay? Active siya. Ito lang yung makikita ko, no? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.